Let our land and let our sea help you to be what you want to be. Good education too. Friendship Tet Marsan, samahan niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali. At syempre, bago tayo magpatuloy, sabihin muna natin ang ating mga numero. Yes, Friendship Edik, sa Smart, pwede po kayong mag-text o tumawag sa 0999-888-6509. Yes, at sa Globe naman ay 0917-421-3446. Pwede niyo po kaming i-follow sa Twitter, just search at @sangguniantv22 at email niyo po kami sa sangguniantmonitor@gmail.com. Ayan, and of course sa Facebook, Friendship, no? Sangguniant Monitor, click niyo lang po at meron kaming Olongapo City Council, very active at very controversial dahil marami pong mga expose na mga dapat malaman ng taong bayan ang naipopost doon sa aming Olongapo City Council page sa Facebook. And of course, meron kaming mga sarili-sariling account din ni Councilor Tet sa Facebook. Kay Councilor Tet, yung Irma Yvette Marzan Estrella. Yes. At yung pero sa akin, pwede rin Piano. I-search na lang Tet Marzan. Ayun. Ah, pwede ba yun, Friendship? Oo, yes. Tet Marzan, lalabas na yung dalawa yung account mo, actually, yung diba? Yung isa full. Oh. Yung ayun. Sa half full. Oh, very active, no? Ang dami nagtatanong sa atin, Friendship, dahil nga dito sa, well, yung pirmahan na naganap between the city government of Olongapo at ang itong SM Prime Holdings Corporation. And yes, Kagawad, ano pa ba mga balita natin? Ako, santambak ang balita natin ito. Itong mga nakaraang tungkol mga araw. Tungkol sa SM, ito ay basahin ko na lamang yes, yung Friendship, ating go ahead. News beat na Black Day for Olongapo ayon sa ating konsehal si Councilor Piano. Wow, ayun. Sino yun? Siyempre, formal na ipinahayag sa publiko ang matagal ng balita kaugnay sa pagtatayo ng mall sa Gordon College area. Ayan, marami kasing nagtatanong at naguguluhan tungkol dyan, di ba? Natatandaan right, mo ba yan yung sinasabing ibinenta na daw? Ayan, napatunayan na hindi ibinenta. Ngayon ay ipinapalis nila, di ba? Oo, sila na ngayon. Dati sila ang opposition dyan sa proposal na yun ng SM. Eh ngayon sila na yung gumawa. No? Inaayawan nila dati, ngayon gusto na nila. Ang dahilan, hindi po natin alam. Kayo na po ang bahalang mag-isip. Yes. So ikinumpirma at tinawag ni City Councilor Eric Piano na Black Day for Olongapo ang naganap na lagdaan kahapon. Or noong December 16 sa ng taong kasalukuyan. Nakatanda mo yung date na yan, Friendship. Yes, December 16. Sa pagitan ng lokal na pamahalaan at SM Prime Holdings Incorporated. Nakasaad sa nasabing dokumento ang pagpaparenta ng gobyerno ng lungsod sa kabuuan ng KBG Complex na 25 taon sa SM o 25 years. Yes. Nakapaloob din sa kontrata na ito ay renewable pa ng 25 taon at matatagpuan sa KBG Complex ang Olongapo City Convention Center, Olongapo City Museum, Gordon College, City Library, mga opisina ng Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO, Leos Park, Red Cross, Marikit Park at iba pa. Ang pasilidad din na ito ang may pinaka o ang may malalaking open space na pag-aari ng lungsod sa ngayon, na ngayon ay pinarerenta pa ng City Hall.
Ang pirmahan ay pinangunahan ng kasalukuyang punong lungsod at ilang SM officials. Sinaksihan din na ito ng ilang pang matataas na katungkulan sa Olongapo City at kasabay nito nanawagan din si Councilor Eric Piano sa publiko upang tutulan ang nasabing proyekto. Ayan. Ayun, maraming salamat, Friendship, dyan sa balitang yan. Mamaya siguro, kung may oras pa, ipag-usapan natin ng mas detalyado, ano, Friendship. Mm-hmm. At kailangan meron din tayong kopya dahil ang alam ko ay hindi pa talaga magbabayad yes, ang isin dyan. Yes, yun na nga. Yun talaga, yung kopya, yung signed copy ng MOA at ng TOR, no, Terms of Reference, yung ating hinihintay na bigyan tayo ng kopya sa sanggunian panglunsod ng Olongapo para maipaalam din natin sa ating mamamayan kung ano talaga ang nilalaman nung pinirmahan nilang iyon. And Friendship, sa iba pang balita, San Miguel Corporation at OEDC nagpa-medical mission sa mga tiga-Olongapo. Magkatuwang na nagsagawa ng libreng medical at dental mission ang San Miguel Corporation at ang Olongapo Electricity Distribution Company kamakailan. Humigit kumulang na 1,000 katao ang pumunta rito upang makapagkonsulta at makakuha ng libreng mga gamot. Nagtalaga ang dalawang kumpanya ng 6 na doktor at 2 dentista upang matugunan ang pangangailangang medikal ng mamamayan. Binigyan din ng SMC at OEDC ng takdang oras ang bawat barangay upang hindi magsiksikan at mainip habang nakapila. Ang libreng medical mission na ito ay pamaskong handog ng 2 kumpanya para sa mga taga-Olongapo. Ayan. Ayun. Siguro yan ay part ng kanilang corporate, social corporate responsibility. Or correct. CSR. Mm-hmm. Ayan. At sa iba pang balita, tungkol naman to kay Pemberton, di ba? Nako, maraming naghihintay niyan. Nagpakita na rin sa wakas ng Friendship. Mm-hmm. Alam mo ba na sinampahan na siya ng kasong murder. Basahin lang natin ang Subic Broadcasting Corporation News noong December 16. Sinabi dito, labis ang tuwa ng pamilya ng pinatay na transgender na si Jeffrey Sercondillo Laude na mas kilala sa pangalang Jennifer Laude dahil sinampahan na ng kasong murder ang suspect na si Lance Corporal Scott Pemberton. Formal na isinampa noong December 15, Monday ng taong kasalukuyan, ang kaso kay Pemberton base sa 3 dahilan: treachery, abuse of superior strength, at cruelty. Ang kaso ay sinampa sa sala ni Prosecutor Emily Fede de los Santos base na rin sa mga nakalap na ebidensya mula sa iba't ibang witness. Matatandaan na natagpo ang wala ng buhay si Laude sa isang hotel sa RM Drive nitong Oktubre ng taong kasalukuyan. Pinasalamatan naman ng mga kapatid ni Jennifer na sina Michelle at Marilu ang naging pagtanggap ng korte. Samantala, umaapila naman ng suporta ang 2 abogado mula sa gobyerno at sambayan ng Pilipino upang makuha ang jurisdiction ni Pemberton mula sa Amerika. Nagpakita rin ng matinding suporta ang grupong Kilusan para sa Pambansang Demokrasya o KPD sa pangungunan ni Olongapo City Chapter Coordinator Dwight Bautista na patuloy na humihiling ng hustisya para sa biktima. Ayun, oo. Medyo, magandang balita yan para doon sa mga nagtatanggol nga sa biktimang si Jennifer Laude, ang transgender woman na taga-lunsod ng Olongapo. At hindi lang kay DP ang mga naggumagawa ng protesta dyan, Friendship, no? Mm-hmm. Kasama yung iba pa, katulad ng yung Gabriela, no? Yung Akbayan, at yung anak Pawis. So marami pa yung mga grupo, no, na sinasabi natin na sa kakaliwa, pero sa pagkakataong ito ay tinitignan naman yan, Friendship, para mabalanse, no, na yung mga ganyan na biktima ay ang ating kababayan dito sa lungsod ng Olongapo ay dapat talagang mabigyan ng hustisya. Kung talagang pinatay siya, eh dapat talagang managot ang pumatay sa kanya. So yes. Yun, Friendship, at nakita mo ba yung mga picture ni Pemberton sa Facebook, no, talagang magandang lalaki, no? Kaya yun ba, para umurong na, para tayo na atang magbigay ng hustisya, no? Ayun, so, pag may itsura talaga, 'di ba? Malaking ano yan, oh. Parang wala nang kasalanan. Hindi totoo, 'di ba? Lalo na sa mga Pilipino, parang tayo nadadaan sa mga itsura, eh, no? Oo, yung parang, diba? Yung simpatya kapag magandang lalaki o magandang babae, yung may kasalanan, yung suspect ay parang nawawala na agad, no? Yung malaking porsyento yes. na yung nawawala. Pero pag pangit, kahit ano siya, kahit inosente siya, parang siya na talaga yung gumawa. Ayun. Sad parang to ganun, say, diba? No? Medyo tragic yan. Pero sa related na balita naman, ito naman sabi, sa Olongapo dapat ikulong si Pemberton. Mm-hmm. Ang pagpa-file ng petition for review sa Department
Department of Justice ay hindi basihan para masuspend ang proceedings, lalong-lalo na sa kasong ganito na sangayon sa VFA ay kinakailangan matapos sa isang taon lamang. At ang isang taon ay umandar na noong ika-15 ng December noong araw na isinampa yung information sa hukuman. Ito ang salitang binitawan ni Attorney Harry Roque paglabas niya sa courtroom patungkol sa apela ng grupo ni Pemberton na ibaba sa kasong homicide ang isinampang kaso na murder laban sa akusado. Binanggit din ng abogado na ang dalawang motion na isinumite ng kanilang kampo at ito ay una, ilipat si Pemberton sa kulungang lokal dito sa Olongapo. At ang pagpayag na magkaroon ng media coverage na ayon pa rin sa kanya ay hindi sinamahan ng pampublikong prosecutor. Ngunit ay isinumiti pa rin sa kanila nila sapagkat naniwala umano sila na ito ay issue na nakakaapekto sa pampublikong interes. Muli, inulit ni Attorney Roque na nararapat lamang na ang kustodiya ni Pemberton ay sa Pilipinas. Gaya ng sinabi ni Justice Secretary Laila De Lima, at walang basehan ang kustodiya na ipinapatupad ngayon ng mga Amerikano. Wala rin umanong dahilan upang magkaroon ng special treatment si Pemberton at ikulong sa isang air-conditioned na container sa Camp Aguinaldo. Huwag ka muna mag-react, Counselor Piano, ha, Friendship? Okay. Hindi rin naiwasan na ikumpara ni Attorney Roque sa mga senador na ngayon ay nakakulong at nagdaranas ng hirap sa ordinaryong kulungan sa Camp Crame. Ayon sa kanya, ito rin dapat ang danasin ni Pemberton. Pinagyan din ni Attorney Roque na ang media coverage ay dapat payagan sapagkat hindi lamang ang pamilya Laude ang may interes sa kaso kundi pati na rin ang sambayan ng Pilipino. Dahil nakikita nila kung paano nagkakaroon ng implementasyon ang VFA na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng input sa debate kung talaga ang naturang kasunduan ay sangayon sa pambansang interes. Samantala, ayon kay Attorney Virgie Suarez, gumawa ng manifestasyon ang public prosecutor sa pagpapa-inhibit kay Judge Rolyn Habalde sapagkat si Habalde at ang abogado ni Pemberton na si Attorney Rowena Garcia Flores ay napag-alamang magkaklase. Kung kaya't nagpa siya ang public prosecutor na i-file ang motion for inhibition. Nakatanggap din umano sila kaninang umaga ng petition for review na isinumite ng kabilang kampo sa Department of Justice, ngunit hindi pa sila sigurado kung natanggap na ito ng DOJ. So yan ay natanggap noong December 19. Ang petition for review ay apela na kinu-question ang resolusyon ng public prosecutor na murder sapagkat nais umano ng kabilang kampo ay ibaba ito sa kasong homicide. Ngunit magpa-file pa rin umano sila ng necessary opposition dahil naniniwala sila na sapat ang hawak nilang ebidensya para sa charge na murder. Ayan. Ayun, oo. Dapat nga ba talagang nasa air condition siya? Well, of course. Kasi Friendship, dito naganap yung krimen at Pilipino yung pinatay. So dapat nasa jurisdiction talaga ng Pilipinas yan at kung ano yung sitwasyon sa ating kulungan, pambansang kulungan, ay dapat yung ganyang klase ng mga suspect ay maramdaman din yung talagang sitwasyon din ng kulungang Pilipinas, ano? Mm-mm. O kaya parang special treatment talaga yan na lumalabas, ano? Friendship. Yes. At isa pa, ito naman promosyon ni Pemberton. To last news bits na natin para kina Pemberton. Sabi dito, promosyon ni Pemberton ikinwestiyon. Marami ang nagtataka kung bakit ang dating private first class officer na si Joseph Scott Pemberton ay biglang naging Lance Corporal. Binigyang linaw ito ng U.S. Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, na bago pa man anya pumunta sa Pilipinas ang barkong USS Peleliu, ay naiproseso na ang promosyon nito. Sa panayam ng ambassador, bahagi anya ito ng administrative process at walang epekto sa kinakaharap na kaso ni Pemberton. Ipinahayag din ni Goldberg na handa silang makipagtulungan sa korte ng Pilipinas upang maresolba ang isinampang kaso kay Pemberton. Handa rin anya silang iharap ang akusado kung kinakailangan. Si Pemberton, sinabi rin ni Goldberg na hindi maaaring ikumpara at itrato si Pemberton gaya ng ibang ordinaryong Amerikano na nakapiit sa ating bansa dahil siya anya ay serviceman na nasasakop ng VFA. Dagdag pa ng ambassador na ang VFA ang magbibigay proteksyon sa mga Amerikanong
nasasangkot sa mga kaso sa Pilipinas, subalit hindi ito magiging hadlang upang sila ay maparusahan. Ganun pa man, anya, ang kustudiya ng Amerikanong akusado ay hawak at dapat nasa ilalim pa rin ng gobyerno ng Amerika. Base pa rin sa kasunduang nakapaloob sa BFA. Sa huli, binanggit ni Dean Goldberg na ang pagkakapasilang kay Laude ay hindi ordinaryong krimen at kailangan may managot dito. Ayan. Ayun, oh. So, friendship, sa lahat ng news na yan tungkol kay Pemberton, ang isang mahalagang malinaw dyan ay umuusad yung kaso. No? Yun yung maganda, no, para sa biktima lalo na. So, ayan, yung mga balita. And bago tayo mag-continue, friendship, batiin lang natin yung ating mga suki. No? Yung nagpunta tayo sa mga Christmas party ng mga senior citizen, lalong-lalo na sa pag-asa si Leklek Go. Ayan, at yung kanyang mga officers sa kalingap senior citizen dyan sa pag-asa. And friendship, if you may, with your permission, batiin na rin natin yung ating Sanggunian Monitor team, no? Si David Clark, nandiyan, nakikinig sa atin, nasa G-Gym siya ngayon. Si Joanne Cruz, si Lilin Bada, si Beth Silagan, at yung kanyang anak na si Colette. Of course, yung aking mother, former kagawad Rose Piano, nakikinig, patuwi na yan. And of course, your mom, Friendship, no? Si Friendship Beth Daduya. And gusto ko rin batiin si Winnie ng Winnie's Salon dyan sa 14th Street. Tinatanong ko kanina kung malapit sa kanila yung sunog. Pero sabi niya malayo. So magandang umaga po sa inyong lahat. And advance Merry Christmas. Ayan. So mamaya tingnan natin. Alam ko si Vice Mayor Rodel Cerezo ay nandoon sa sunog kanina. So mamaya after the break siguro ay pwede natin siyang tawagan. Okay. So ihanda lang natin yung ating linya ng komunikasyon. Babalik po ang Sanggunian Monitor. We accept Lady Beth's pacer. And don't you worry about rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off, and a strong water system for everyday use. Are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Ms. Levi. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGL, DWOK-FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful. If you know that, health is wealth. Ayan, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor at may fresh na fresh tayong balita. Ano, friendship? Nakapapasok lang. Go ahead, friendship. Mm-hmm. So, kanina to, nangyari alas 10 ng umaga, tinatayang aabot sa 1 million ang halaga ng napinsala ng sunog sa number 114 Murphy Street, Barangay Nucalalaki, Olongapo City, ngayong umaga bandang pasado alas 9. Tatlong pintong up and down, apartment ang halos natupok ng apoy. At ayon kay Marco Advincula, may-ari ng bahay, 2 pamilya at 7 boarders ang nakatira sa nasunog na apartment. Ngunit wala namang namatay sa nangyaring insidente. At yan ay balita mula kay
SBC Menchi Mendizabal. Ayan. Ayun, friendship sa kalalaki. Di ba last time yung sunog, kamakailan lang yung friendship sa kalalaki din. O malapit sa barangay kalalaki. Sa Tulay, sa 14th Street, yung kalalaki. Naku, medyo malungkot na balita yan, friendship. Magpapasko, no, na tatlong pamilya, tatlong bahay, no, sa isang apartment. Na natupok ng apoy. Medyo malungkot na balita yan para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo, dahil dalawang araw na lang po ay magpapasko na. Mm-hmm. At friendship, ayun, binabati ko rin si Doc Resty Acosta. Sana magpagaling na siya. Medyo hindi maganda ang pakiramdam niya. Sana we pray for his health. Pero ano, meron ako natanggap na balita, yung kanyang misis. Imba? Parang... Hindi, siya. Siya mismo? Si Doctor, yes. Doctor Acosta. Okay. I-confirm ko yung katatanggap ko lang na text message. Medyo masama yung... Kalagayan, oo. Okay. Sige, ayun. Friendship, anong pag-uusapan natin? Kahit ilang minuto na lang, ano? Yung, of course, yung mainit na mainit ngayon, yung tungkol sa Marikit Civic Center, no? Yung ating KBG complex na tatayuan ng mga gusali ng SM, no? Kaya kailangan malaman, friendship, ang sa akin lang, kailangan malaman ng taong bayan kung ano talaga ang tunay na pangyayari dito, yung mga balita, no, na nakapalibot diyan sa pirmahang naganap na yan between our city government at ang SM Prime Holdings. Yes, friendship. Ayan. At natatandaan mo nung si Mayor Paulino ay ating vice mayor, sinabi niya that dapat ang mga terms of reference o TOR ay dapat talagang public document yan. Ayan, oo. So dapat they have to walk their talk, kailangan. Siyempre, kung ano ang public document, ay ilabas rin nila. Ayun. So, kanina lang, friendship, bago matapos, kasi ang half day lang ngayon ng city, eh, no? Mm-hmm. So, yung ating letter sa mayor's office, kasi nga, nung inuutusan natin yung ating staff na kumuha ng kopya, nung signed MOA or TOR, ang sabi, hindi sila pinayagan na maglabas ng dokumento. Pero, yun na nga. So, sumulat na tayo officially at kinapifurnish natin, friendship, ang office of yung DILG, yung COA, at yung Office of the Ombudsman, para naman siguradong magbigay sila ng kopya ng signed MOA, dahil yan po ay public document at lahat ng tao dito sa lungsod ng Olongapo ay may karapatang malaman kung ano ang nakapaloob diyan sa at ang MOA ay pinapareview yan, lalo na sa COA. Ayun, ang problema lang natin, friendship, sa Sangguniang Monitor, pumayag na kasi agad tayo na hindi pa natin, di ba, hindi pa na-finalize yung TOR, marami pang mga question na dapat linawin, na dapat tuwirin, etc. Pero ayan, nagpirmahan na nga. So what do you expect, di ba? So para sa kanila, Merry Christmas. Merry Christmas talaga, pero kawawa naman ang taong bayan. Friendship, at yung open space na yan, yung heritage na yan, ay talagang public property na pag-aari ng lungsod ng Olongapo, at dapat ay pinipreserve natin. So with that, friendship, ayan, dumako na naman ang oras, mabilis ang oras. Again, binabati natin ang very Merry Christmas ang lahat po ng tagapakinig at tagapanood ng Sangguniang Monitor. Friendship, meron ka bang greetings? Siyempre, binabati natin lahat, di ba? Lalo na yung mga Purok leaders. Yes. Sabi, nakikinig sila. Mm-hmm. At yung mga transport groups, friendship, no? Yung mga tricycle drivers, yung ating mga jeepney drivers, na meron yan kasi silang television, no? Lalo na dyan sa Gordon Heights, New Cabalan, Barreto. Ayan. So, marami tayong i-discuss, lalo na yung issue tungkol sa urban planning. Kaya lang, wala na tayong oras. So, siguro, yun ay i-discuss na lang natin sa susunod na pagkakataon. So, with that, Godspeed, God bless, and Olongapo is worth fighting for. Ito po ang inyong friendship, Edic Piano. At ito naman po si Friendship Ted Marsan. So, babalik po sa Biyernes ang Sangguniang Monitor. Seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters!